Nagiging personala na yung pagitan ng DOJ ni Secretary Remulla at nitong si suspended congressman na Arnie Teves. Ano bang masasabi nyo rito? Mas maganda sa korte na lang magharap-harap siguro Mang Juan kasi parang patot sa daan na eh. Sa social media yung nagiging labanan din minsan. Pagalingan. Bakit mo didiskusyonin na criminal case? Sa media, sa hustyado yan eh. Yun lang eh. Eh... Based on the evidence. Okay. Kung ako si Teves, kung wala siyang kasalanan, bakit siya matakot na yun. Parapin dito? That's the question. Kung ako si Teves, bakit siya takot na bumalik sa Pilipinas at sagutin? Ang palagi wala ka bang kumpiyansa sa justice system ng bansa mo? Ang palagi niyang narinig na sinasabi, kong sinasabi niya, may threat sa buhay niya. Yun. Diba? Bakit may threat sa buhay niya? Why? Why is him? Baka siguro na siya pinag... sa isip lang niya, ang rason niya, dinududahan lang siya, baka yung mga nagduda ng pamilya, baka patensya. Yun, parang ganun. Sa tingin ko, parang ganun ang isip niya. Kung yung mga nahuli na nag-umamin na, bakit buhay pa sila? Sa bagay. Yan. Tama. Magandang argumento. Samantala, sabi naman dito yung naging topic natin kanina. Good morning, Mang Juan at Mang Jesse. Homer Maranan sa YouTube nanonood. Sabi niya, matagal nang alam ng Customs at Finance yan, Department of Finance, ang malaking trade data discrepancy between China and Philippines. Bakit kaya hanggang ngayon walang ginawang solusyon? Thank you. May alam si Homer. Hindi kasalanan lang sila yan. Oo, tama. Malakas, yung nag-i-import, yun ang mga may sinusuhulan at nagsusuhul. Kaya nga yung brand ng cigarette, di ba? Soho. Inalising yung L. Pero, Soho dapat yun. Pero Mang Jess at Mang Juan, available naman siguro yan si China, di ba? Na sasabihin ng China na, oh, ito yung inilabas namin dito. Tapos ikumpara, di ba sabi mo? Ikumpara agad dito sa ano. So accessible naman yan ng mga ano ng gobyerno. May istorya lang ako ha. Nangyari yan sa ceramic tiles. Mariwasa. Pag-aari ng combine na yan. Na tae at saka yung si Edison Cositing. No? Nung binigyan ako ng dokumento ni Mr. Edison Cositing, kasama ko yan sa FBI, kitang-kita, ang daming pinasok na ceramic tiles sa Clark Mang Juan. Siyempre, pagpasok nun, walang tax yun. Pero, napakalaki na ng volume. Sabi ko, Mr. Cositing, saan mo nakuha ito? Sabi niya, sa Chinese custom, China. Very good. Kunin mo pa yung iba para makita natin ang trend talaga. Nung linabas ko si Jerryo, ayaw na magbigay ng custom ng China kay Mr. Cositing. Nagtaka kami, bakit ayaw magbigay? Ang duda ko noon, hindi naman kasabwat, kundi parang ayaw lang nilang mamansahan sila. Yun lang ang sa pantaha ko, no? Ganun ho ang nangyari, Mang Juan. It happened. Ang question ko dito, may embahada sa atas tayo sa China. Meron tayong commercial attaché. Bakit hindi niya makuha yung trade data? Tama yun. Trade data sa China. That is available to every nation on this planet. Meron ka trading relationship sa Pilipinas. Bakit yung representative of the
Philippine government na sinusweldohan ng bansa, hindi niya makakuha yung datos na yan. May sad part experience ako dyan, Mang Juan. Sumulat kami sa Department of Trade, noon pa ito, para sulatan ang commercial attaché doon. Eh, awa ng Diyos, hindi kami nabalikan eh. Talaga. Foreign affairs. Ang nasulatan ko, Mang Juan, kasi galing sa trade ata yung Department of Trade yung naka-assign. But anyway, pero gagawin ko ngayon. Di ba meron din tayong Board of Investment? Hindi rin sa klaw nila kung lalabaw, kung imported yan? Hindi rin nila makikita yan? Hindi siya. So, yun ang magiging Bureau, trabaho. Ang makakakita niyan, yung nagbigay, Bureau of Import Services ng DTI. Yun. Ayan. Yun. So, malinaw. Baka applicable din sa kanila yung... Hindi, tama. Sinasabi nga ni Mang Juan, talagang nandyan. Nandyan yung Bureau of Standards. Kaya nga... Maraming sigalot sa loob ng Bureau of Standards. Kaya Mang Jess, Jesus, applicable Jesus din ko siguro nila. Kaya hindi nila nakita kasi late mata. Liit mata, laki kita. Sabi ni Mang Juan, iba na ngayon. Iba na ngayon. Hindi liit mata, laki kita. Pikit na? Hindi, pikit mata, laki kita. Hindi lang yun. Na silaw ng kislap. Kislap. Ayun. Nagkaroon ng nabubulag ka niyan, temporary blindness because of yung kislap. Diba, Mang Juan? Kislap. Bago na ngayon. Bago kislap na ngayon. Pala. Okay. Sige, samantala, sa usapin pa rin dito, basahin ko lang yung komento. Okay. Sabi naman na dito, si Arthur Ginto, sabi niya, komento niya, kaya po mataas ang presyo ng langis ay politika ng Europe at EU at Amerika, pinagbawalan tulad ng bansa natin na bumili ng murang gas sa Russia. Eh, alam niyo naman, no? Ang sariling interest. Pwede naman tayo kumili akong gusto. Pwede ba yun, Mang Juan? Halimbawa, ang Pilipinas, bibili sa Russia, may utos ba sa atin ng US na hindi dapat tayo bumili? Wala akong alam. Wala akong alam yan eh. Ah.